15 paraan upang mapabuti ang iyong attitude. Ang attitude ay may malaking papel sa ating buhay. At ito ay may epekto kung paano ang mga bagay ay lumalabas sa hinaharap. Ipinakita ng mga pag-aaral na kung paano tayo tumutugon sa mga bagay at iba pa ay ang pangunahing bagay na naiimpluwensyahan ng ating mga paniniwala at hindi ang tunay na mga pangyayari o mga tao. Kung meron kang negatibong kilos, negatibo rin ang magiging epekto mo sa lahat ng nakapaligid sa'yo. Ngunit maaari mo pa itong baguhin sa pamamagitan ng paggawa ng mga aktibong hakbang upang linangin ang pagiging positibo. Maaari mong kontrahin at pagbutihin ang iyong attitude. Sa videong ito, ibabahagi ko sa inyo ang 15 paraan upang mapabuti mo ang iyong attitude. Pero bago ang lahat, isang pinagpala at positibong araw sa inyong lahat. Ako si Julieta Yang Orfiano ng Juliet Yang TV. Welcome sa aking video. Una, figure out exactly what you need to change. Alamin mo kung ano ang eksaktong kinakailangan mong baguhin. Bago mo mabago ang kahit na anong bagay, kinakailangan mo munang malaman kung ano talaga ang problema. Ikaw ba ay palaging magagaliting tao sa lahat ng dahil kulang ka sa tulog? Ikaw ba ay miserable dahil nalulungkot ka? Hanapin mo ang tunay na dahilan ng iyong masamang attitude. Kapag may bumabagabag sa'yo at hindi mo maituro ang iyong daliri sa eksaktong kung ano ito, ang iyong attitude ay mananatiling negatibo hanggang sa maisip mo na ang dahilan nito. Kapag nagawa mo ng alamin na mga ito, maaari ka nang gumawa ng isang bagay tungkol dito. At ang iyong attitude ay kaagad na magbabago. Pangalawa, take responsibility for your thoughts and actions. Akuin mo ang responsibilidad sa iyong mga iniisip at kilos. Ikaw lamang ang pwedeng kumontrol sa iyong buhay at marami sa mga negatibong sitwasyon at negatibong kaisipan na iyong kinikimkim ay direktang naiimpluwensyahan mo. Sa pamamagitan ng pag-ako sa iyong responsibilidad para sa iyong mga kilos, maaari ka nang magsimulang alisin ang mga negatibo sa iyong buhay at lumikha ka ng positibo. Ang negatibong mga iniisip mo ay lumilinang ng negatibong pagkilos. Pangatlo, change the way you look at the situation. Baguhin mo kung paano mo tingnan ang sitwasyon. Kung meron kang nakakainis na issue na hindi nawawala, sa halip na mag-collapse ka ng dahil sa iyong bad attitude, subukan mong humanap ng ibang paraan upang isipin ang sitwasyon. Kung tutuusin, ang paraan ng pagtugon natin sa isang karanasan ay ang paraan na tayo ay nagtatapos na lalong maramdaman ito. Hanapin ang iba't ibang paraan upang i-approach ang mga negatibong karanasan at lalabas ka nang may mas positibong sa loobin. Pang-apat, don't let negative drag you down. Huwag mong hayaang hilahin ka pababa ng mga negatibo. Ang pagkakaroon ng positibong attitude ay hindi nangangahulugan na babaliwalain mo na ang mga hamon ng totoong mundo o ang negatibong mga pangyayari sa iyong buhay. At sa halip, ito ay nangangahulugan na hindi mo lang ito hinahayaan na mag-overtake sa iyong buhay at matuyo ang iyong emotional energy. Ang buhay ay maiksi lamang upang hayaan ang mga negatibong pangyayari. Suriin mo ito sa iyong isipan at pagkatapos ay tignan mo ang mga susunod na pangyayari
bilang isang bagay na ganap na bago at kakaiba. Panglima, take action and then let it go. Kumilos at pagkatapos ay hayaan ito. Kung meron kang mga bagay na dapat tapusin at hindi mo ito ginagawa, sapagkat ang resulta nito ay pupunta sa alinmang paraan. Ang pinakamahusay na paraan na dapat mong gawin upang mapabuti ang iyong attitude ay ang gawin ang nararapat na aksyon at pagkatapos ay pakawalan mo ito. Pang-anim, start using positive talk. Magsimulang gumamit ng mas positibong usapan. Kung gusto mong baguhin ang iyong masamang attitude, baguhin mo ang mga negatibong salita. Sa halip na sabihin mo na hindi mo matatapos ang isang bagay sa oras, ang sabihin mo ay matatapos mo ang ganitong portion ng proyekto sa oras. Ang isipin mo sa sarili mo na ngayon ay meron ka ng dagdag na panahon para sa iyong libangan. Kahit piliin mong gawing positibo ang mga ito. Pangpito, prompt a positive perspective by visualization. Mag-udyok ng positibong inaasahan sa pamamagitan ng visualization. Maaaring madaling itapon ang iyong positibong laro sa pamamagitan ng isang negatibong pakikipag-ugnayan. Upang maiwasan ang patibong, iugnay ang isang imahe sa iyong isip. Pati na rin ang isang pisikal na imahe sa iyong espasyo na may mga positibong pag-iisip. Pangwalo, let go of expectations. Pakawalan ang mga inaasahan. Ang pagiging negatibo ay karaniwang nagsisimula sa mga inaasahan mo sa iyong sarili o sa iba. Ang pakawalan ang hindi makatotohanan o ang negatibong inaasahan ay hindi lamang makakatulong sa iyo na baguhin ang iyong attitude, ngunit ito rin ay lilikha ng positibong kapaligiran. Tanggapin mo na walang perpekto dito sa mundong ito. Kapag merong nangyari na hindi maganda, kalimutan mo ito hangga't maaari at aktibong isipin ang mga bagay na gusto mong mangyari. Pang-siyam, respond to change. Tumugon sa pagbabago. Ang negatibong emosyon ay kasama ng mga pagbabago at ang pinakamahusay na paraan kung paano i-handle ang pagbabago ay ang tumugon at ang hindi mag-react dito. Magdesisyon kang tumugon ng positibo sa bawat sitwasyon at magagawa mong panatilihing kontrolado ang negativity. Hindi mo mapipigilan ang lahat ng sitwasyon o ang mga tao. Ngunit pwede kang mamili kung paano ka tutugon dito at maaaring magresulta sa isang positibong resolusyon. Pang-sampu, forgive the limitations of others. Patawarin ang limitasyon ng iba. Madalas ay sumasama ang loob natin nang dahil sa mga ginagawa ng mga tao o kawalan ng ginagawa nito. Sa halip na magalit ka o gantihan ito, ang pinakamahusay na paraan upang mapabuti ang sitwasyon at ang iyong attitude ay ang magpatawad. Marami sa tao ang hindi naiintindihan kung bakit nila ginagawa ang mga bagay na ginagawa nila o sinasabi ang mga bagay na sinasabi nila. Ito ay sa pamamagitan ng iyong pagpapatawad na gagawa mong pagbutihin ang iyong attitude. Pang-11, become the solution guru. Maging eksperto sa paggawa ng solusyon. Ang isang paraan upang simula ng pag-iisip ng positibong resulta at pagpipilian ay ang umiwas sa pagtuon sa problema at magsimulang tumingin sa mga posibilidad para sa solusyon nito. Sa pagpili ng pagtuon sa solusyon, ginagamit mo ang malikhaing enerhiya ng iyong utak. Kung tutuon ka lang sa problema, mas malamang na ang obstacles at challenges ay mas magiging malaki. At lilikha ito ng isang negative cycle. Ito ay epektibo pareho sa iyong personal at professional na buhay. Kapag nakakalutas ka ng problema ng iyong sarili at ng ibang tao, nakakakuha ka ng masigit na respeto at magtutulong ito na palakasin ang iyong attitude. Pang-12, expect the best out of every situation.
Asahan ang pinakamahusay sa bawat sitwasyon. Gaano mo kadalas nahahanap ang iyong sarili na nakatuon sa lahat ng masamang bagay na mangyayari, sa halip na sa magandang bagay? Kapag ang buhay ay abala at ang pakiramdam mo ay wala kang oras na gawin ang mga nais mo, nang dahil sa kung anong gusto ng tao mula sa iyo, hindi nakakapagtaka kung bakit masyado kang down at hindi ka nasisihan sa iyong buhay. At tila ang pagrereklamo ang nagiging pangalawang nature sa iyo na hindi mo napapagtanto na ginagawa mo ito. Palitan mo ang kahit anong negatibong iniisip mo sa isang positibo. Panglabintatlo, look for the silver lining. Hanapin ang pag-asa na inaasam-asam. Merong dalawang paraan kung paano mo titignan ang pangyayari sa iyong buhay. Ang unang paraan ay ang makita ang lahat ng bagay na isang problema na hinihintay na mangyari. At ang pangalawang paraan naman ay ang tignan ang mga bagay bilang isang opportunity na hindi pa naisa sa katuparan. Ang sikreto ay ang ilipat ang negatibo na lahat ng bagay na nasa problem mode sa positibo at magsimulang hanapin ang silver lining o hanapin ang pag-asa na inaasam-asam na mga bagay na mangyari. Mararamdaman mo na magbabago ang iyong attitude. Panglabing-apat, spend time with positive people. Mag-google ng oras sa mga positibong tao. Kung nais mong mapabuti ang iyong attitude, mag-google ka ng oras sa mga positibong tao. Ang mga tao na kapaligid sa iyo ng madalas ay sumasalamin sa iyo at kung paano ka nabubuhay. Kahit palagi mong siguraduhin na ang mga taong ito ay nakikibahagi sa iyong positibong vibes at itinataas ka. Sa halip na ibaba ka. Panglabinlima, think how your life will change. Isipin mo kung paano magbabago ang buhay mo. Kung nahihirapan kang hanapin ang dahilan upang ipagpag ang iyong bad attitude, isipin mo kung paano mapapabuti ang iyong buhay ng pagbabago ng iyong attitude. Ito ang magiging motivation mo. Ayusin mo ang iyong isipan na darating bilang resulta ng pagbabago ng iyong attitude at magkakaroon ka ng mas malaking tsansa na maabot ang iyong mga goal. Sa bandang huli, ang attitude ay kabilang sa iyong choices. Kung meron mang isang takeaway sa video ito, ito ay ang isang bad attitude ay katumbas ng bad result. Ang good attitude ay katumbas ng good results at ang great attitude ay katumbas ng great result. Tandaan mo, ang attitude ay ang lahat. Ano sa palagay mo? Maraming salamat sa panonood ng aking video. Sana ay nagustuhan mo at may natutunan ka dito. Huwag mong kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe sa channel ko. Pindutin mo na rin yung bell all button para lagi kang ma-notify kapag may bago akong video. Pwede ka rin mag-iwan ng suggestions at recommendations mo sa comment section sa baba ng video nito. Hanggang sa muli, ako si Julieta Yang Orfiano. See you sa mga susunod ko pang videos.